Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng latest update sa mga proyekto na ginagawa dito sa Westside City. Isang bagong integrated hotel resort and casino ang ginagawa dito ngayon. Ang mega project na ito ay may budget na $1.5 billion. Mabilis na ngayon ang progress sa paggawa ng proyektong ito matapos na bumagal at na-delay ang construction nito dahil sa pandemya. Mabilis na nga ang progress sa proyektong ito. Ginagawa na ngayon yung mga hotel rooms sa taas. At dito naman sa kabilang side, yung annex building ay sinisimula na rin, pero hindi pa natin alam kung ano magiging function ng building na yan. Ayon pa sa Sun Trust Holdings, ang company mula sa Hong Kong na nagpatayo ng integrated hotel resort and casino dito sa Westside City, tuloy na hanggang sa matapos ang proyektong ito. Inaasahan na magbubukas ito sa susunod na taon, March 2024. Ang lower part ng building, meron na nga inilagay na mga glass panels o glass windows. At ngayon pa lang makikita na natin kung ano magiging itsura ng bagong hotel and casino na tinatayo dito. Ang proyektong ito ay tinatawag na Westside City Resorts World. Temporary pa lang yung pangalan nito at pwede pang baguhin yan kapag natapos na itong ginagawa na hotel resort and casino. Dito naman sa unahan, ongoing pa ang iba't ibang mga proyekto na ginagawa. Sako pa rin ito ng Westside City Development ng Megaworld. So ayan guys, dito sa gilid ng Okada, Manila, makikita naman natin napakaraming mga bagong residential condominiums, pati na mga bagong 5-star hotel na ginagawa dito sa Westside City. Itong mga kulay blue na building ang bagong Bayshore Residences.
Dito naman sa kabila ang dalawang bagong 5-star hotel, ang Kingsford Hotel na natapos na at operational na ngayon at yung Grand Westside Hotel na ongoing pa rin ang construction. Ito palang Bayshore Residences ay tapos na at meron ng mga tenants. Yung mga katabing condo na lang pati doon sa likod ang patuloy pa na ginagawa. Doon pala sa kabilang side may mga bago pang residential condominiums na tinatayo. Yun naman ang Genting Manor, mamaya pumuntahan natin yan. Paikot pala itong Westside City development ng Megaworld na may kabuuang lawak na 50 hectares. Mapapansin naman natin na mababa lang ang mga buildings dito sa mga reclaimed islands na tinayuan na ng mga bagong developments. Malapit kasi ito sa airport, kaya may height limit ang mga buildings. Ang ganda pala ng mga luxury condominiums na ginagawa dito. Ito namang may bakod na property, yan ay pag-aari ng Nayon Filipino Foundation. Dito sana itatayo yung isang 5-star hotel and casino, kaso hindi natuloy. Ang lawak pala ng Westside City Development. Magtatayo pa dito sa unahan ng mga luxury condominiums. Pati na sa likod nitong Genting Manor ay tatayuan din. Ang bilis ng development dito sa Westside City. Parang kailan lang mga bakanting areas pa ito at puro damuhan. Ngayon napakarami na mga buildings dito. Ang pinakaunang project na natapos dito sa Westside City, ang Kingsford Hotel. Operational na ito ngayon. Ang Grand Westside Hotel naman ay malapit na ring matapos. Sa likod naman ng Grand Westside Hotel, tinatayo na rin ang mga bagong residential condominium, ang Sunny Coast Residences.
Next year, mukhang sabay-sabay na matatapos ang mga bagong projects dito sa Westside City. Bukod pa sa hotel, resort and casino na ginagawa ngayon, magkakaroon pa dito ng Grand Opera House, shopping mall, shopping strip, leisure club, pool club at marami pa mga bagong attractions kapag nagbukas na itong bagong hotel and casino na ginagawa ngayon. Ngayon pa lang makikita na natin na maganda ang magiging disenyo ng bagong hotel and casino. Kapag nagbukas na ang bagong hotel and casino dito sa Westside City, magkakaroon ito ng at least 400 plus na hotel rooms, 1,200 na slot machines, 400 na gaming tables, at 900 plus na parking slots. Malawak pa yung area na i-develop dito sa Westside City. Magkakaroon pa nga ng shopping mall. Yung isang building na tinatayo na dito, hindi ko alam kung ito na ba yung parking o di kaya yung iba pa mga development na itatayo dito, katulad ng shopping mall o di kaya ang Grand Opera House. Kung hindi kayo familiar dito sa lugar na ito, ang hotel and casino ay tinayo dito sa likod ng Ayala Malls, Manila Bay. So ayan guys, so malawak pa yung area dito sa likod ng hotel pati na dito sa gilid.
Abangan natin sa mga susunod na update kung ano-ano pa mga projects ang itatayo dito. Anong masasabi nyo sa mga bagong development dito sa Westside City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.